isang mapagpalang hapon sa inyo lahat, o araw o gabi, saan makaisulok ng mundo. Muli, itong inyong lingkod, si Crusader 377, at ako'y nagbabalik sa isang napakahalagang video o vlog. Patungkol po ito sa OWA, Overseas Welfare Workers Administration. Kung saan ay inaasahan ng lahat ng mga OFW. At ito po ay personal experience ko. Wala po akong against sa patakaran ng OWA. At ito po ay hindi disclaimer, kung hindi ito po ay personal na aking naranasan. I've been in Saudi Arabia for almost 32 years. At I'm planning, no, na 2 years na lang ako'y magpa-final exit na. Dahil halos naubos na yung buhok ko sa Saudi Arabia at tumanda na. Napakaraming ups and downs ang nangyari sa akin buhay sa Saudi Arabia. Mostly sa Riyadh ako na pipermit ng matagal. At syempre bilang OFW, tayo ay nag-iisip kung ano po yung ating i-reserve pag tayo po ay nag-final exit na at tumigil na sa pag-abroad. Pagtatrabaho sa abroad. At alam niyo po, sa mga nakaraan na ilang taon, ay ako man ay nakaranas ng mga matitinding pagsubok sa Saudi Arabia. 13 years na hindi po ako nakauwi, at umasa po ako sa Polo, OWA. For the last administration pa po, huwag natin pag-usapan kung sino po yung mga presidente nun. I'm personally totally frustrated, no? Kasi talagang grabe po ang pahirap at wala pong nangyayari sa akin. Napakahaba pong istorya niyan. Ang dami ko na pong hiningian, tulong, at wala pong nangyari lahat. Lalo-lalo dun sa diplomatic quarter sa Riyadh. Alam niyo po, yung diplomatic quarter sa Riyadh, wala pa po yan noon. Nung ako po ay isa sa mga naging volunteer sa embassy sa Riyadh, at nasa umalhaman pa lang po yung polo noon. So kasama po ako doon nung naghakot ng mga gamit papunta po doon sa diplomatic quarter. Dahil nung time na po, kung natatandaan pa po ninyo, mga kapanahonan ko po na yun, sina Pitch Ruas, sina Romulo Espaldon, sila po yung Philippine ambassador dong mga time na yun. At nung ako po yung nagka-problema sa Riyadh, talagang grabe po, wala po talaga akong nakuha na kahit isang tulong. Kung hindi, puro paasa lang nangyayari. And syempre, it's just so happened na sa kakatsaga, ito naayos ng company na pinasukan ko yung aking, at naka-uwi ako ngayon 2023. So, ang ganda ng aking plano, kasi sabi ko, baka, of course, bagong administrasyon, no? Mula dun kay Duterte, tapos lumipat ngayon. Umasa ako talaga na ang ganda na ng magiging result or maging benefits ng mga OFW. Kaya, nag-i-inquire ako online, at sabi ko, total nandito na rin ako sa Pilipinas, try kong pumunta talaga mismo sa opisina ng OWA, which is doon nga po doon sa Pasay, no? Napunta po ako doon sa BDO building, sa madaling salita, at ako ay nag-inquire. Gusto ko lang po mag-inquire kung ano po yung, kung tama po yung aking mga naririnig at napapanood sa mga publicity, ika nga publicity. Kakalaruin ko to, no? Hashtag Arnel. Yung mga DBM ninyo dyan, kung ano man yung mga sinasabi po ninyo. Okay po yan. Pero sana naman maging, I don't know, mahirap magsalita ng ano, no? Negative, pero nasaktan kasi ako gawa nung wala akong nakitang klaro na mga kasagutan. At the same time, bilang isang OFW, umaasa kami. Nung nakapag kami ay nag-final exit, malakas ang pangangatawan,
ay meron kami makukuhang benepisyo man lang o dagdag tulong, ganyan, na pwede namin maumpisahan. Eto, tindahan ng aking asawa. Napakaliit, no? Kaya kung pumunta doon, sinama ko na rin yung aking wife para may prove sa kanila na mayroon kaming maliit na negosyo. At wala, hindi pa naman negosyo malaki to. Sari-sari store lang ito. At gusto sana naming mag-loan ng dagdag. Take note, guys, ha, ito ay loan. Hindi po ito'y humingi. Na kung ano po may tulong ng OWA, saka pareho kong ika nga 2 years na lang natitira para mapapalagusan na itong tindahan ko, tindahan namin, no? Kami nungupahan lang ng bahay, wala kami sariling bahay. Dahil siyempre nagkakonsentrate kami sa pag-aaral ng mga anak namin. At ito lang inaasahan ko, no? Wala naman akong siguro pag nag-final exit ako, wala naman akong makitang trabaho na po pwedeng mapapasukan kung hindi ito na lang tindahan, no? So yun po, ang purpose po namin kaya napunta kami doon, eh pumunta ako doon is yung nga, maglo-loan sana ako ng pangkabuhayan. Business loan. Ito yung aking sister wife. Pwede mo akong tulungan magpaliwanag. So may nakausap kami doon. Actually, okay naman. Number one po, ang nagustuhan ko doon is libre kape doon. Naka-aircon naman. Maayos naman yung ambience. Okay lahat. Ang hindi lang po naging maayos para sa akin is yung sagot na sinasabi ay ang tanging lang daw nilang maitutulong kapag nag-final exit ako ay kung ako ay may kapansanan at magbibigay sila ng balik pangkabuhayan sa mga OFW. Then kailangan ipoprove mo na ikaw ay distress worker, mga ganyan-ganyan, bago ka bibigyan nitong pangkabuhayang benefits. Pero may pero pa, ha, kailangan pang ma-approvean ng bangko ng Land Bank. So ang hindi ko, isa sa hindi ko nagustuhan sa sagot ng isang lalaki doon, which is parang siya yata ang parang may alam, yung iba officer, no? Officer of the day. Tandaan natin, pumunta ako noon January 3 kahapon po yun, ha. So wala namang ibang lalaki doon, kung maliban doon sa isa doon sa finance na nagre-release ng cheque, wala po siya doon kinalaman. Lahat po yun okay, at wala naman po akong nirereklamo na kung ano. Gusto ko lang po madagdagan sana, no, at ma-alert, no, at makaklaruan itong aking video. Baka mali naman yung aking pag-deliver. Pero nawa hindi ganito, no? Nawa hindi ganito yung magiging pananaw ko. No? So, balik tayo doon. Ang paliwanag kasi sa amin ng isang lalaki doon na kailangan ay distress ka or tinanggal ka sa trabaho or may kapansanan ka bago ka bibigyan itong mga benepisyo na to. So, ang tanong ko is, bali, for 32 years ka nagtatrabaho sa Saudi Arabia or OFW. Tapos umuwi ka na wala kang sakit, malasog ang pangangatawan mo. Wala. Walang tulong na mga kumuha. Ano na? Ay, kami nagbabayad, no? Member, eh. May, member kami. May binabayaran kayo. Babayad kami ng UEC, babayad kami sa OWA, lahat. Lahat ng po pwedeng ika nga nire-required, active. Dati nga may mga pilit pang ganyan. I don't know ngayon kung ano na nangyayari. So, yun. Ang isang bagay na hindi ko maintindihan. So, kung sino man ang mga nakakarinig dyan o nanonood ng mga taga-OWA, hashtag ko na lang si Arnel Ignacio. Dahil kayo po yung mga number one na napapanood ko sa Senado, sa news, na napakaganda po pakinggan. Actually, umanga ako sa inyo sa Riyadh, ha? Dun sa nung ako'y pabalik na. For 13 years kasi, siyempre nanibago ako. Umanga ako sa proseso nyo dun, ha? Yung sa building sa Riyadh ng OWA. Okay dun. Mayroon akong video dun. Talagang puring-puring ko kayo dun. Pero dito sa Pasay, guys, wala. Sablay kayo talaga.
bahala na kayong magalit kayo sa akin, pero Sir Ignacio, laki naman ng saludo ko sa iyo. Eh sana hindi ganyan ang mga baka mali lang ako, no? O baka mali lang din yung pagpapaliwanag sa akin ng lalaki. Ang aking nais na iparating sa inyo na ano ba ang makukuha ng isang OFW kapag siya ay nag-final exit? At hindi na dadaan sa ano, ha? Bakit kinakailan pang aproban ng Land Bank of the Philippines? Wala ba kayong pondo dyan sa OWA? Sa ano ninyo? Sa ahensya ninyo? Alam ko mayroon kayong mga pondo dyan dahil nagko-contribute naman yung mga OFW. So sana naman masagot ito. At yan naman, mayroon namang comment dyan sa baba. At kung sakali man eh, lagi naman ako nagla-live minsan. Kung gusto po ninyo, pag nag-live ako, join po kayo. Ang aking pong channel ay Crusader377. Gusto po ninyo, i-subscribe po ninyo ako dyan, lahat ng mga taga-OWA. Gusto ko po talagang malaman ito, eh, no? Kasi ang ginagawa ko na to hindi para sa akin lang, hindi sa lahat ng mga OFW din na umaasa din, no? Isa pa, ano pa nga ba yun? Yung ang makaka-benefits? Yung sa educational? Anak. Anak lang. Hindi po pwede yung apo. Anak lang. Ah, first family lang siguro. Oo. Baka yun na. Anyway, patakaran nyo po yun, ano? Kagaya namin na tumanda na, siyempre, wala na kaming pinapaaral ng mga anak. Natural, may mga apo, pero magtatrabaho pa ako sa ibang bansa. Eh, hindi ba po pwede? Apo naman ang papaaralin, magiging benepisyo. May isa pang ano, yung loan, na business loan, ma-approve, subject for approval pa. Pero, bakit nang hihingi ng collateral? Collateral. Isa pa yun, ha? Bakit nang hihingi kayo ng collateral sa mga naglo-loan na mga OFW? Eh, wala ang ano, eh. Ano collateral ang inyong inaasahan? Bahay niya? Para pag hindi siya nakapagbayad, eh, hihilain ng Land Bank? Ay di, magdidiretso na kami sa Land Bank maglo-loan. Bakit dadaan pa kami ng OWA? Kasi subject for approval din pala yun, eh. Para ka nang kumuha ng kotse, tapos i-approve ng banko kung ano man yung mga banko. Ganon din ang proseso ninyo. Akala ko ba eh, ang OWA ay may sariling pondo, may sariling may ina-allocate kayo para sa mga OFW. Ganyan na ganyan ang problema ko nung nasa Riyadh ako noon. Dahil nagka-problema ako, perang pinag-uusapan. Alam niyo po yung sagot ng ano, ng isang attorney doon sa akin. Sir, dito po sa Polo, o ano man 'yan, OWA man, whatever man yung national ano ba 'yon? Basta may mga case doon na po ako napunta. Hindi po namin kayo matutulungan pagdating sa financial kasi po wala pong budget ang embassy para aobunuhan namin yung pera na pambayad mo doon sa iyong kaso. Ganyan din ang sinabi sa akin. Ganyan yung mga ganyan. Ganyan din ang sinabi sa akin sa OMWA. Sabi ko, may problema ang asawa ko. Ano pang maiitulong ng ating gobyerno para ma-solve ang problema niya at mapauwi ang asawa ko. Mm. Nako, ay problema niya ho yun. Resolve niya yun. Wala nga hong trabaho, eh. Mm-hmm. Eh, ang ano niya, eh, pupulutin sa kangkungan yun. Ganun po ang salita sa akin. Kaya problema lang kasi hindi lang, ayaw lang namin sabihin yung mga pangalan, pero meron po kami mga backup niyan. Meron akong pangalan noon nung nagsalita. Oh, pero huwag nating sabihin kasi parang prior na rin na respeto na rin sa hindi naman lahat ng OWA ay ganun, eh. May mga tao talaga nang kaya nga si Sir Rapi Tulpo galit na galit sa mga ganyan, eh. Hindi niya ako personally, hindi natin masisisi si Sir Rapi pagka binibira kayo diyan. Dahil talagang titigas ng ulo ng karamihan diyan talaga sa totoo lang. Tagal ko na sa Saudi Arabia, wala ako nakikitang maayos talaga. Ang sagot mo sa akin noon nung may problema ka, sabi ko, kung ganyan hindi mapauwi dahil may problema. Ano sa OMWA? OMWA. Kung hindi ho mapauwi ng buhay, pagpatay ba mapapauwi?
Mm. Diba, pagpatay, ang bilis nila. Pagpatay, oh, pwede umuwi. No? Napapanood ko kay Rapid Tulpo, o oh, yung ano, namatay, eh, pauwiin agad. O, oh, mapapauwi pala ang patay. Bakit yung buhay hindi mapauwi? Hindi, pagka si Rapid kasi ang bumanat sa kanila, ang bilis niyan. Pero yung tayong mga ordinaryo lang. Pumunta na nga ako kay Rapid Tulpo, pumila ako doon. Mm. Binigyan ako ng recommendation letter. Pagdating sa OMWA, doon yan sa may ano eh, sa may Ross Boulevard. Pagdating doon, eh may recommendation letter ho ako. Ay gawin niyo na lang yan souvenir. Yun. Imagine. Yan si Rapi, gagawin na lang 'to souvenir namin. Souvenir, yung recommendation ninyo doon sa OMWA. Bahala ka lang diyan si Rapi. Saludo naman ako sa iyo. Alam ko kayang-kaya mo lahat diyan. Alam ko pag ikaw ang tumumbok sa mga problema na 'to ng mga OFW, taranta lahat 'yun. Kasi sinusubaybayan din kita sa ano. Kaya sa ako nawalan ng pag-asang makauwi ka nun. Nawalan ako ng ganang lumapit kung sino-sinong mga nasa gobyerno. Ah, wala talaga ng ano, guys. Ang pinag-uusapan namin ng aking sister wife, ha, puro katotohanan to. Nakakaranas ito ng mga matitinding pagsubok dyan sa pabalik-balik dyan sa OWA. Ako din dun sa Saudi Arabia. Hindi na namin malaman kung paano, makaka-uwi ba ako o doon ako mamamatay sa Saudi. Wala na ako malalapitan. Inong time na yun, hindi pa naman senador si Rapi. At syempre, hindi naman si Rapi ang tumutulong. Marami din naman talaga dyan. Kaya lang pagdating dun sa Saudi, wala na, stock up na. Magmumukhang kamuti ka doon, lalangawin ka na lang doon. Kung akalain nyo, sige, hindi natin masisisi. Ang isasagot nyo sa akin, isa lang naman. Dahil yun ang sinasagot sa akin ng mga natun sa national, ano na yan eh, overseas, pag may mga problema. Ano ba yun? Nalimutan ko na. Ilan man sasagot, sasabihin nila, dalawa lang kami attorney dito, buong Saudi Arabia. Sa dami ng problema. Kaya huwag ka magmamadali. Guys, hindi naman ako nagmamadali. 13 years? Sige nga. Tapos pabalik-balik ka ng imbas eh. Alam nyo ba, kapag ikaw ay sasakay ng taxi mula dun sa Bataha na sinasabi, papunta sa Philippine Embassy, 80 riyals ang pamasahe dun. Hindi 160 riyals. Magkano yun sa Philippine money? Mahigit 2,000 pamasahe. Pupunta ka lang dun. Dahil bakit ako pupunta dun? Tatawag ka sa hotline. Hot talaga eh. Kaya nga hot eh. Wala talang nasagot. Puro lang yan busy maghapon. Puro lang yung busy. Eto pa, pag nakarating ka na doon, i-entertainin ka kunyari, papapirmahin ka, paanin ka, anong apidabit mo, bla bla bla. Pagkatapos, sige, tatawagan ka namin, wala, stock up lahat. Sasabihin nyo, may BMW na, may mag-aasikaso. Wala rin, guys. Huwag kayong magyayabang sa mga ganyan. Gawin ninyo kung anong po pwedeng may tulong ninyo sa OFW dahil binabayaran naman kayo eh. Kami nagpapaswildo sa inyo, sa totoo lang. Yung siniswildo nyo dyan, kami mga OFW nagpapaswildo sa inyo, yun ang katotohanan dyan. Kaya huwag nyo naman kaming ganyanin. Ako talagang inis na inis ako kasi pabalik na naman ako itong January 11. Maiiwan yung misis ko. Yung aming tindahan, syempre, ang aking kinikita doon ay sapat na sapat lang din sa pang-araw-araw na pangangailan, panggastos. Hindi naman kami mayaman, hindi naman ako manager o may-ari ng kumpanya. Trabahador ako dun. No? Sumisweldo lang ako na sapat para sa pangangailan ng aming pamilya. Kaya itong maliit na tindahan na ito, gusto ko man lang sanang madagdagan man lang ng puhunan. Hindi ako nangihingi ng malaki. At hindi hingi yan, ha? Loan yan. Loan with collateral? Loan with collateral? Anong collateral lang ipapa? Asan yung ipon ko dun sa kubita, yung gusto nyo maging collateral ko? Sana maging totoo tayo, no? Kung tutulong na rin lang kayo sa mga OFW, yung tulong ba na wala yung gaya yung collateral? Nakakainis pakinggan yung collateral eh. Kaya nga nangungutang yung tao dahil Wala eh. So, mamaya i-upload ko dyan yung mga pictures at meron akong video na konti. Sana mabigyan po ninyo ito ng kasagutan at solusyon dahil mula kahapon nag-decide ako, isa po akong vlogger, nag-decide ako na
lagi ko po i-update itong mga nangyayari sa UWA. So, po pwedeng may masasagasahan, bahala na kayo. I have a freedom na po pwede ako magsalita sa gusto kong sasabihin. At ulitin ko, hindi po ito disclaimer. Ito po ay real talk, totoong nangyayari. At sana sa lahat ng mga OFW dyan na nakakapanood, mag-react po kayo dyan at babasagin natin ito, yung matagal ng problema ng mga OFW sa UWA. Napakarami naman naging nabigyan ng solusyon. Marami naman nabigyan, I mean, na beneficyo ibang mga OFW. Alam ko kasi, doon may nakikita rin ako eh. Nagre-release din sila ng cheque eh. Sa mga educational, okay. Mga ano din eh, hindi naman lahat. Eh yung hindi ko lang nagustuhan yung sa atin, no? Yung pupunta ka doon, mag-inquire ka, mula doon sa security, okay. Ang ako doon sa security, medyo payat. Doon sa kapihan, okay. Pagdating lang doon sa pag-inquire ko, eh, doon lang medyo hindi ko nagustuhan na lalo-lalo sinabi niya na, ay sir, ang tanging may i-offer namin sa'yo pagka mga ganito is yung balik manggagawa at magsiseminar ka. Magsiseminar pa raw ako via Zoom. Okay lang naman, mga patakaran nyo yan eh. So, ano man yung seminar na yun, I don't care kung ano man yun. Ang point ko nun, ipupunta ako para kumuha ng business loan. Ipapasa niya ako dun sa balik manggagawang program, pangkabuhayan, at kinakailangan, disable ka, kinakailangan, distress ka, eh, hindi nga eh. Magpa-final exit na nga ako after 2 years eh. Sabi ko, anong benefits pag ano final exit? Ay, wala ako eh. Yun, isa pa. Pag ay, final exit, eh. Wala daw benefits? So, wala kami makukuha. Bakit lahat ng OFW, kinukuhaan ng membership fee, tapos, doon lang pala yung sa mga may problema ang benepisyo? Tsaka yung remittances namin. Oo. Billion-billion ang remittances ng OFW. Biruin mo. Hindi nyo malagyan ng budget yung mga nagpa-final exit na, okay, bigyan nyo na naman lang ng reward na kahit 150,000. Sabi na natin, maglagay kayo ng bracket, suggestion ko lang to ha, 20 years ka sa Saudi Arabia, ang makukuha mong benefits, 100,000. Okay na yun. Di ba? Tapos yung loan. Yung antay na nagkakasakit pa, saka palang makakuha ng benepisyo. Ano yung ba? Loan na sinasabi, mag-training ka, via Zoom. Na-comply mo na. I-ano mo na yung mga requirements. Pero subject for approval pa ng land bank. Yan. Isa pa yun. Kunwari na na-comply mo na, naka-attend ka na. Alam mo na yung lahat ng requirements. Kung hindi na-approve ng land bank, wala rin. Useless din. Wala rin. Kasi, I don't know, ewan ko lang kung tama yung aking pag-analyze. Ibig sabihin, ang mag-finance ay land bank. So, di ba? So, kay land bank ka may utang. Umungutang sila sa land bank para ibibigay yung loan doon sa OFW na kinukuha niya pag na-approve yung requirement. At babayaran ngayon ng OFW yung land bank. Okay. May interest yun. Banko yun eh. Di ba? Bahala kayo kung anong inyong masasabi dyan. Pero yun ang nakikita ko guys. So more on that, update ko kayo. Titingnan ko kung ano pong inyong mga reaction dyan sa baba. Mag-react po kayo dyan. Comment kayo. At titingnan natin kung ano pong magagawa natin. Dahil hindi po natin titigilan ito yung mga nakakataas dyan sa UWA. Yung mga maliliit na nagtatrabaho dyan sa UWA, okay lang yan guys. Basta sundin lang ninyo kung ano po yung, alam ko naman, maganda naman ang mga hangarin ng ating mga magaling naman talaga yun. Mahusay na yun, administrator eh. Mabilis siya umaksyon. Pag may problema, mabilis umaksyon. Oo. Pero pag financial na problema na hindi naman hinihingi. Papasapasahan. Bahala ka na. Yun nga lang. Dapat may program din sila na ito sa mga nangangailangan. O kaya i-hashtag ko to kay Arnel Ignacio at saka kay Sir Rafi Tulpo. Sir Rafi, ano lang to, sir,
Eh, nasa sa'yo yan. Kung bibigyan niyo po ito ng ano din, ng collabs itong aking vlog, at bigyan po ninyo ng reaction. Pero alam ko, pag kayo si Rafi ang mag-ano eh, ikot ang... Itago yan kay si Rafi. Ikot din ng... Ikot agad sila eh. Pero bakit ang pinagtataka ko, bakit pag si Sir Rafi umiikot agad kayo? Bakit grabe yung takot ninyo? Alam niyo kung bakit grabe yung takot ninyo? Kasi nayayari kayo. Natutumbo kayo ni Sir Rafi, wala kayong nagagawa. Kung hindi, ha? Ay di wow, patay kayo doon. Pero pag kami mga maliliit lang na vlogger, parang ay, wala yan. Kaya itatag ko si Sir Rafi Tulfo dito. Bahala kayo. Ha? Ay, tatago si Rafi Tulfo. Ano nila yun. Oo. Oh. Sige, so God bless everyone. Sana huwag guminit ang ulo ninyo. Ito ay napag-usapan lang. At ano, mabigyan nyo rin ng concrete na tulong. Kami-kami yung mga OFW na patanda na. Na umaasa lang din na kahit papano ay patulungan kami ng gobyerno. Ng gobyerno natin, di ba? At, oy, isa ako sa mga bumuto sa inyo. Sana naman. Ayaw ko lang sabihin, baka mamaya may laban-laban ba. Basta, mga binuto ko kayo, ha? Nga ako sa administrasyon ninyo. Kaya sana naman, bigyan nyo naman ng halaga yung mga OFW. God bless, mabuhay. Mabuhay kayo lahat. At muli, sa mapagpalang araw o gabi, saan man kayo sulok ng mundo, sa lahat ng mga nanonood, mga OFW, mag-ingat kayo dyan. Natiling mapagmahal, manalangin, at huwag makalimot tumawag sa ating Panginoon time to time. God bless everyone. Bye-bye. Thanks for watching. Silang kape. Kasi yung time very accommodating naman yung mga nakasay niya. So, tahimik, walang away, organized naman. Ewan ko lang kasi dumating ako ako na last stress. So, umaga, hindi ko po alam. Okay, so far so good. Okay yung uwa. Pili ko rin kape. Hanggat sa nervyusin ka, pwede. Pabalik-balik. Ngayon, laki na kanilang coffee maker. Brewed coffee. Ayan. Mas tama, naka-aircon. Makasikasa naman yung girl. Hindi ko lang alam kung anong gagawin sa aking passport. Ayos naman. Okay, so, January 3, hindi pa masyado siguro dahil yung iba wala pang pasok. Doon na sa ibang araw, puno ito. Pero so far so good, okay naman. Kali ngayon may additional requirement.